akin mo bang gumimik ang jowa mo kasama ang mga barkada niyang hindi mo pinagkakatiwalaan? I believe bad lang people na hindi ko po papayagan ang aking jowa na sumama sa kanyang barkada hindi niya pinagkakatiwalaan. Dahil kailangan niya pong ipakilala muna sa akin yung mga barkadang yon para payagan ko siya na pumunta sa gimmick na yon. Because I believe that definitely I will trust my boyfriend and I should also trust the friends of my boyfriend. It is just like this. Tell me who your friends are and I tell you who my friends are. Para bati-bati tayo. And I thank you. Papayagan mo bang gumimik ang jowa mo kasama ang mga barkada niyang hindi mo pinagkakatiwalaan? I believe na papayagan ko siya dahil naniniwala ako na ang mga barkada lang niya hindi ko pinagkakatiwalaan. Pero siya, pinagkakatiwalaan ko at alam ko na pagmahal ka ng isang tao, kailanman ay hindi siya gagawa ng ikasasakit mo. Always remember na wag mong sasakalin ng isang tao dahil lagi mong tatandaan na mentras mong sakalin yan, lalong gagawa at gagawa yan ng kasalanan. And I thank you. Sa iyong palagay, lubos ba ang tinatamasa mong kalayaan? I believe, opo, lubos po ang tinatamasa kong kalayaan ngayon. Dahil nagagawa ko po ang lahat ng bagay na kaya kong gawin. Nagkaroon po ako ng jowa, meron po akong business, at napag-aaral ko po ang mga kapatid ko. Sa tingin ko po, isang sapat na kalayaan na yon, dahil naniniwala ko sa sinabi ni Mahatma Gandhi, learn as if you will live forever and live as if you will die tomorrow. So you should live life to the fullest. Thank you! Sa iyong palagay, lubos ba ang tinatamasa mong kalayaan? I believe na oo, lubos ang tinatamasa kong kalayaan dahil tayong lahat ay may tinatamasang kalayaan dito sa ating ginagalawan. And I believe, ladies and gentlemen, na kahit gaano pa karaming kalayaan ang tinatamasa mo, malaya kang magsalita, malaya kang gawin ang lahat dito sa mundo. Ngunit lagi mong tatandaan ang limitasyon mo na hindi porket malaya ka ay sasabihin mo na kung anong gusto mo. Hindi porket malaya ka ay gagawin mo na kahit ano. Lagi mong tatandaan ang pagiging responsable at ang limitasyon mo dito sa mundo. And I thank you. Anong bagay na itinapon mo ang pinanghihinayangan mo ngayon? Well, I believe ang bagay po na tinapong ko na pinanghihinayangan ko ngayon ay ang salapi na iginugol sa akin ng aking ama. Ako po ay fourth-year college BS Tourism sa CEU. Isang sem na lang po ako po ay medyo nagbulakbol at nagloko. Ngunit sa akin pong pagtanday na realize ko na sayang pala ang salaping aking itinapon kung ito po ay aking binigay po ng pagpapahalaga. Ang kamatayan po na aking ama ngayon ay nakangiti pa rin po siya. Pero munti-unti po akong bumabalik at bumabawi at nagbibigay saya. And I thank you. Anong bagay na itinapon mo ang pinanghihinayangan mo ngayon? I believe na ang bagay na itinapon ko na pinanghihinayangan ko ngayon ay ang diploma. Inaamin ko na hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Ngunit dahil dito, natuto po akong kumayod sa aking sarili. Ako po ay isang kontesera sa gabi at kumikita ng pera upang itulong sa aking pamilya. Pinanghihinayangan ko po ito dahil lagi po nating tatandaan na ang edukasyon, ang tanging katangi-tanging yaman na kailanman ay hindi mawawala sa iyo. Ngunit hindi ko po ito pinagsisisihan dahil bilang isang kontesera po, masasabi ko po na ako ay isang taong marangal. And I thank you. Patuloy ka bang tutulong sa isang taong walang utang na loob? I believe, mga hurado at madlang people, para po sa akin, tutulong po ko ng lubos sa aking puso. Dahil po, ang pagtulong po ay hindi po isinusuklian ng bagay o ang pera. Lagi po natin pakakatandaan na ang pagtulong sa kapwa ay isang makakabuti sa ating sarili. Lagi po natin tatandaan na ang pagtulong ay hindi lamang sa isang taong nakakaawa o sa isang taong wala. Lagi po natin iisipin ang pagtulong ay dapat nasa puso. And I thank you. Patuloy ka bang tutulong sa isang taong walang utang na loob? Ladies and gentlemen, hindi po binagbabasihan o tinatanong na kung ikaw po ay tutulong, kinakailangan ikaw po ay balikan. Kung ito po ay aking likas na ugali at nakasanayan, 10 times po hindi ko pag-iisipan, ibibigay ko po ito paulit-ulit. Sapagkat ako po ay pinanganak ng Diyos na kanyang kawangis at likas, na hindi po ako inilikha ng Diyos na tao mapaghiganti o mapagpuot. At sasabihin ko po sa kanya, malay mo balang araw, ma-influensya pa ta, kaya sakay na, and I thank you. Kung makakapunta ka sa future at makakausap ang iyong older self, ano ang
ihihingi mo ng tawad? I believe yan po ay ang humihika ng tawad sa iyong mga magulang. Bakit mga kaibigan, alam ko po na dito sa mundo nagkasala po ako sa aking mga magulang. 2 taon na po na lumayas ako sa amin. Pero nang dahil doon, nagkaroon ng sakit ang aking nanay. Hindi niya kinaya ang hirap dito sa mundo o ang hirap dito nang wala ako. Hinanap niya ako sa kung saan-saan. Kaya't nang dahil doon, gusto kong sabihin sa kanya, ngayon pa lang o sa aking susunod na buhay, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo, aking nanay. Thank you. Kung makakapunta ka sa future at makakausap mo ang iyong older self, ano ang ihihingi mo ng tawad? I believe ang una-una ko pong hihingi ng tawad sa so wala pong pagdadalawang isip ay ang makalapit ko po at makaharap ko ang aking ama. Since sa Sunday po ay Father's Day, hihingi po ako ng tawad at sasabihin ko po sa kanya, sa lahat po na nagawa akong kasalanan hanggang ngayon po ay daladala ko po ito upang maging magaan po ang puso at mga damdamin. Patawarin niyo po ako at nais ko po sabihin sa inyo, salamat, patawad. At wala po yung bisa, sabihin ko po sa kanya, tayo patawad po sa mga nagawa kong magkukulang sa iyo, pero ipinagbabalaki po kita and I thank you. Kung may isang salitang maglalarawan sa tatay mo, ano ito at bakit? I believe na kung may isang salitang maglalarawan sa tatay ko, ito ay ang imperfect. Dahil hindi po siya perfectong ama, marami din po siya naging pagkukulang sa akin at marami din naman ako naging pagkukulang sa kanya. Ngunit ang pagmamahal po ng isang anak at isang ama ay hindi maaaring ma-break. Ito ay nasa puso na kahit wa siya'y wala, alam ko'y nanonood siya at alam kong proud siya na kahit ako'y isang gay, tanggap na tanggap niya ako at gusto po siyang batiin ng Happy Father's Day. Yun lamang, and I thank you. Kung may isang salitang maglalarawan sa tatay mo, ano ito at bakit? Kung may isang salitang maglalarawan sa tatay ko, ano ito at bakit? Siya po ay isang natatanging mapagmahal na ama. Sapagkat ang aking pong ama ay nanggay sa pong magbobote at isa po siyang nagmamais lamang po. Ngunit sa pangarap po niyang huwag madanasan ang lahat ng kanyang dinanas, ay siya po'y nagsumikap, nakaangat-angat po ng buhay at kami pong 5 magkakapatid ay hindi po nakapag-aral sa public school kundi lahat po ay sa private school. Kaya tay, ang laban na to ay para sa iyo! And I, thank you!